Pagtapos ng historic moment, LeBron at Bronny, kinasuhan. Napakagandang historic moment na nga po sana ng mag-ama nang magsabay silang maglaro sa loob ng court. Pero tila hindi nga po maganda ang mangyayari sa kanila ngayon sa labas ng court. Ibang klaseng kalaban naman kasi ang kakaharapin nila ngayon, mga kapatid. Dahil ayon pa nga po dito sa TMZ Sports, kinasuhan na nga po ng tuluyan ang dalawa. Oo, tama nga po ang narinig nyo, mga kapatid, silang mag-ama mismo ang may kaso ngayon. Kahit sino, papataas talaga ng kilay din dito. Ano? Paano ba naman kasi, mga kapatid, meron nga daw nangyaring aksidente na involved mismo si Lebronny at Lebron. Car accident nga po ito na nangyari pa noong 2022 sa Little Rock, California. Dalawang babae ang nagre-reklamo sa kanilang mag-ama at sinasabing nabangga nga daw sila sa highway. At ang malupit pa nga po dyan, major injury nga daw ang nangyari sa kanila na kinakailangan ng seryosong medical treatment. Hindi nga lamang po dyan nagtatapos. And dahil nga nabangga sila, eh napakalaking damage din nga daw ang nangyari sa kanilang sasakyan, kaya ang ending nga daw, bumaba na ang value ng kotse nila. Hindi nga po sinabi ng TMZ ang amount na hinihinging danyos ng dalawang babaeng to. Dahil nasa korte na nga rin daw ang complaint nila. Wala pa naman nga pong komento sila LeBron dito at maging si Bronny. Tignan na lang natin sa mga susunod na araw kung anong masasabi din nila. Pero baka gusto lang yatang mamera din ang mga babaeng to. Puso nga po ang ganyan, lalo na't kapag sikat ang pinagbibintangan nila. Biruin mo rin naman na noong 2022 pa nangyari to. Pero bakit ngayon lang sila magsasampa ng kaso? Ano? Baka sila pa ang magbayad kila LeBron din dito kapag napatunayang walang nangyaring banggaan, di ba? O baka gusto lang yatang sumikat din. Kumbaga gustong sumabit sa kasikatan ng mag-ama. Pero kapag meron nga din silang ebidensya na nabangga nga sila nila LeBron at Bronny, malaking danyos rin ang pwedeng malagas malamang kila LeBron. Personal matter nga din po ito at malayong malayo sa larong basketball. Malamang hindi na yan papansinin nila LeBron kung walang basehan ang mga sinasabi nila. At ma-deny din agad sa korte kung pasikat nga lamang ang mga babaeng yan. Ano? Samantala na ko po, Curry at Green, injury na agad. Ito na nga po ang pinaka kinakatakutan lalo na ng mga solid fans ng Golden State Warriors, mga kapatid. Kakumpisa pa nga lamang ng season, ito na agad sila, Curry, injured na. Pati nga po itong si Green nadali rin. Ganda na sana ng pagsisimula nila. Pre-season pa lang undefeated na. Tapos nga po ngayon nakakaisang panalo na nga din. Baka maun siya may pato dahil sa mga injury. Ano? Mas worse pa nga po dahil sila Steph pa ang delikado ngayon. Listed as questionable na nga po sila Curry nang dahil nga sa hip contusion. Si Green naman injured ang kaliwang tuhod. At ang malupit pa nga po dyan, maging etong kakakuha lang nilang si DeAnthony Melton. Injured din. Ganda pa naman sana nang nilaro nila Curry kontra sa Portland. 17 points ang naitala niya. Tambak malala ang inabot ng Trail Blazers. Ito nga po ang sinasabi ng mga analyst na kapag healthy nga po ang Warriors, mahirap talagang talunin. Tila proud na proud pa rin nga po sila Curry sa pinakitang performance ni Captain Clay sa Dallas. Kahit pa nga po hindi na sila kampi, todo pa rin ang suporta nila para sa kanya. 22 big points para sa debut ni Clay with 7 rebounds at 1 assist. Kahit maging si Uncle Drew hindi mapigilang mapalakas pak sa kada shoot ng bago nilang kampi. Lumalabas na ang tunay na kakayahan ni Clay. Baka magsisi nito ang Warriors kapag mas maganda ang ipinakita niya sa team na to. Ito nga po ang hiling rin sana ni Kapitan na respeto sa kanya nung nasa Warriors pa siya. Kaya nga rin po nawalan siya ng gana sa Dubs. Ano? Kita nga rin po yan ni Draymond.